Good morning, guys. To this episode, titingnan natin kung magkano ba natin naibibenta ang isang sakong yelo dito sa may tindahan namin. Kung paano kami kumikita sa yelo, magkano ang tinutubo dito, paano ang sistema natin sa pagbibenta nito, at saka gaano ka bilis lang ito ibenta. So, samahan nyo ngayon, guys. Tingnan natin kung magkano ang kita namin sa yelo. Ayan, guys, kakarating lang ng yelo namin. Ayan. Ito ay cubice. So, pagkarating dito, guys, pinapak na namin to kagad para madali na siyang kunin. Pag may bumili, madali na lang bigay na kaagad. Kasi minsan pag dito pa siya sa styrobox, yan, pag nandyan pa siya, dali siyang matunaw. So, ginagawa namin, yan, pinapak namin siya. Yan, isang tabo niyan ay 5 piso. So, ang pinakamabenta diyan, isang tabo, 5 piso. Tapos meron din kaming 10 piso at 20 pesos. So, ito si Inday Janica, siya ang nagpapak ngayon diyan. So, guys, 10 piso to. Bali, 2 tabo siya, 10 piso. Guys, pagkatapos namin ma-pack, lalagay namin siya dito sa isang freezer namin. Ayan, para pag may bumili, mabilis na yung pagdampot. Hindi yung pag may bibili, saka ka magtatakal, medyo abala siya. Ayan, guys, kakatapos na namin mag-repack ng yelo. So, hindi lahat na repack namin gawa nang wala na paglagyan sa freezer, puno na rin. So, malaking bagay din kung mayroon tayong tindang yelo, lalo na kung may paninda kayo ng soft drinks, alak, malakas si yelo, guys. Minsan wala pang maghapon, ubos na siya. Minsan naman pagtag-ulan, may natitirang konti. Kung daanan kayo ng tao, guys, malakas na ang tindahan nyo. Pagdagdag kayo ng yelo, maganda rin ang kitaan sa yelo. So, sa isang sako naming kinuha, worth 140 pesos, yung isang sako ng bigas. Pag na-repack mo na siya, pag nabenta na siya, ang tubo nun, tutubo ka rin ng 140, 100%. O, minsan mahigit pa, pagka marami ang laman dun sa isang sako. So, tips lang, guys, kung magbenta ka ng yelo, dapat daanan talaga ng tao yung tindahan nyo, di kaya marami na kayong suki. Kasi kailangan din sa yelo, madispose mo ka agad kasi hindi siya nagtatagal. 24 hours, minsan umabot ng 2 araw, kaya lang medyo patunaw na siya, hindi na maganda. So kailangan madispose mo siya within a day para maganda yung quality niya na maibenta nyo. So, kailangan, pagka mayroon ka nito, ang yelo na to, volume na yung customer mo para mabilis maubos at saka hindi ka maistakan. So, yung isang klaseng yelo, yung buo, mayroon din kami nun. Mayroon din nagdi-deliver sa amin. Hindi na kami gumagawa nun kasi abala na sa amin. Pag mayroon nang gumagawa sa amin, binibenta na lang namin na buo. So, hindi na kami gumagastos doon sa pagpapalamig, kuryente. May nang di-deliver na sa amin, benta na lang kami ng benta. Malakas si yelo, guys, pagka talagang marami kang soft drinks, marami kang alak, kasi hindi na kaya ng rep namin at saka ng freezer. Minsan, naubusan na kami ng malamig na soft drinks,
Yeah, pagka hindi malamig yung binibili ng customer, nabili rin sila ng yelo. Ganon din sa alak, pagdating ng mga hapon, gabi, pag bumili ng mga inuming alak, hindi rin pwedeng walang yelo. So, kung kayo ay daanan ng tao talaga ang tindahan nyo, pwede kayo magdagdag nito. So, kikita ka dito ng sa isang sako, 140, 150, 160, ganon. So, malinis na yun, guys. Kailangan mo lang i-repack kagad. Kasi pag, depende sa inyo, basta sa amin, nire-repack na namin kagad para mabilis na siyang damputin. Mabilis nang ibenta. Hindi ka na takal ng takal pa. So, habang kakarating pa ni Yelo, repack na kagad para dampot na lang si customer. So, ayan guys, sa isang sako, kung mayroon tayong bentang 140 to 150 average, so sa isang buwan mayroon kang 4-5 o ganyan, so malaking bagay na siya. Pambayad na rin siya ng kuryente o kung ano-anong bill natin sa tindahan. So yan lang muna ngayon, guys. Kung kayo ay bago pa lang sa channel namin, ang channel namin ay tungkol sa pangkabuhayan, pagninegosyo, mga pagkakitaan, diskarte sa buhay. Maraming salamat sa panonood. Kung kayo ay napadaan lang sa channel namin, please hit the notification bell and subscribe para updated kayo sa mga bago naming videos. Maraming salamat sa panonood, guys. Hanggang sa ulitin. Bye-bye!